ng araw ng linggo ay isang pagkakataon na tayo pong muli ay makapag-aral ng salita po ng Panginoon. Minsan pa ako po ay naatasan ng ating pong Pastora Mildred na ako muna ang makakasama nyo sa araw pong ito. Okay lang po ba kayo? Praise Amen. God. Praise the Lord. So, sa umagang ito mga kapatid, ito po ang ating pong pagsasaluhan na salita po ng Panginoon. Praise God. Pinamagatan ko po ang ating pong short exhortation ng Battle Belongs. At ang ating pong teksto ay makikita po natin sa 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 12. Babasahin ko lamang po. Sundan niyo po ako. Nandyan po sa screen po ninyo ang ating pong text. Well, verses po ito. Kaya sundan niyo po mga kapatid. Praise God. Sabi po dito, after this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazazon Tamar, that is En Gedi. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Verse 5, then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard and said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people, Israel, and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? They have lived in it and have built it. They have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. But now here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Praise God. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. So makikita po natin dito mga kapatid, based po sa binasa po natin na ito pong sitwasyon na ito ay meron pong mangyayaring war between these three countries and against the kingdom of Jehoshaphat. So makikita po natin dito na meron pong ginawang panalangin si King Jehoshaphat. Sabi po dito sa ating pong introduction, ito daw pong panalangin ni King Jehoshaphat. Someone described this prayer like this. Sabi po niya, this prayer has both intelligence of mind, sabi po, ay may katalinuhan ng isip, and passion of heart, pagsinta po ng puso. It retained theological integrity while blending it with deliberate passion. May malalim na kaalaman sa salita ng Diyos, kalakip ng sinadyang pagsinta at pagmamahal sa Diyos, at naising kumilos at makialam ang Panginoon. Amen po ba? Sabi po dito, it is a prayer filled with God confidence. Tayo po ba when we pray, ay alam po ba natin yung mga sinasabi po natin sa Panginoon? Or yung bang pag tayo po ay nananalangin ay basta nagpe-pray lang po tayo? Yung mga salita po natin, hindi po natin pinag-iisip. When we pray, may kalakip po ito dapat na pangunawa sa mga sinasabi po natin. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 7, when you pray, don't babble on and on as the Gentiles do. Ang sabi po dito, they think their prayers are answered
merely by repeating their words again and again. Sa panalangin daw po natin, dapat po nandoon yung passion from our heart. Yung desires po natin to please God when we pray. And yung desire po ng puso po natin that the Lord will hear us. Yung desire po natin that the Lord will move in our particular situation. Amen po ba? Siyempre po, pag nananalangin po tayo, ang gusto po natin that the Lord will hear our prayer. Yun po yung confidence po natin when we approach God. Kaya po tayo nananalangin sa Panginoon dahil alam po natin na sasagutin niya po ang atin pong panalangin. Amen po ba? Praise the Lord. Ano po ba ang ibig sabihin ng confidence? Sabi po dito, ang confidence daw po, it means the feeling or belief that one can rely on someone or something. Sabi po, to have full trust or reliance sa tao na tayo po ay meron pong puno ng pagtitiwala. It also means to have firm trust or matibay na pagtitiwala. Ito din po ay ibig sabihin daw po ay bold and complete trust, matapang at kumpletong pagtitiwala. Amen. Kaya naman po pala kapag tayo po ay nananalangin sa atin pong Panginoon, meron po tayong confidence pag tayo po ay lumalapit po sa Kanya. Dahil bakit po? Puno tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Tayo din po, yung pagtitiwala po natin sa Kanya ay matibay, matapang, at meron pong kumpletong pagtitiwala po sa Panginoon. That's why when we approach God, when we pray, na andun po yung confidence po natin, hindi lamang po tayo nananalangin sa isang tao or isang bagay. Because we pray to the God who hears our prayer, to the God who does miracles. Amen po. So from what we read dito po sa ating pong binasa po kanina, there is a battle of war that is about to happen. Yun po yung nakita po natin dun sa verses 1 to 2. Sabi nga po doon, after this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. So makikita po natin doon, some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazazon Tamar. Ibig sabihin po ay malapit na sa kanilang lugar itong vast army that is about to wage war against King Jehoshaphat. Praise the Lord. Ano po ang naging response ni King Jehoshaphat nung nakita niya po na meron pong paparating na vast army para po ay sila po ay makipag-battle sa kanila? Ang sabi po dito, sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3, yung binasa po natin kanina, ano po ang response ni King Jehoshaphat? Sabi po dito, Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. He ordered everyone in Judah to begin fasting. So although yung initial reaction po ni King Jehoshaphat was terrified, he did not resolve the problem in his own way or in his own strength. Dalawang bagay po ang ginawa ni King Jehoshaphat. Una, he begged for the Lord guidance, or we can say here that he prayed for the Lord. Nanalangin po si King Jehoshaphat. And he also ordered everyone in Judah to begin fasting. Hindi lamang po sila basta nanalangin dahil alam po na malaking kalaban ang kakaharapin ni King Jehoshaphat. Hindi lang sila basta nagpray, sila din po ay nagkaroon po ng fasting. Bakit po kaya ganito ang naging reaction? Ito yung naging response ni King Jehoshaphat nung nalaman po niya na meron pong vast army na about to attack them. So meron lamang po tayo dito mababasa na brief na description or background about King Jehoshaphat. Ang sabi po diyan sa 2 Chronicles chapter 17, 3-6, ito po ang mababasa po natin. The Lord was with Jehoshaphat because he followed the ways of his father David before him. He did not consult the Baals but sought the God of his father and followed his commands rather than the practices of Israel. So dito po makikita po natin that the Lord established the kingdom under his control, and all Judah brought gifts to Jehoshaphat so that he had great wealth and honor. His heart was devoted to the ways of the Lord. Furthermore, he removed the high places and the Asherah poles from Judah. So kaya naman po pala ganito ang naging reaction
ni King Jehoshaphat dito po sa battle that they are about to face, dahil nakita po natin po dito that his heart was devoted to the ways of the Lord. So no doubt na yung reaction po ni King Jehoshaphat ay ganito po, na siya po ay nanalangin at nag-declare po ng fasting, dahil nakita po natin na sinusunod niya po ang kalooban po ng Panginoon. Tayo po ba, do we follow the ways of the Lord? Pina-follow po ba natin ang kalooban po ng Panginoon? If yes, I know and I believe na we are trying po all our best na tayo po ay sumunod sa kalooban po ng Panginoon. At kapag tayo daw po ay sumusunod sa kalooban po ng Panginoon, this should be also our response. Kung paano ang naging response ni King Jehoshaphat, that we should also be filled with prayer, a prayer with confidence to the Lord. So ano nga po ba ang prayer with confidence? Ito po, mayroon lamang po akong apat na bagay na iiwanan po sa atin sa umagang ito. A prayer with confidence must, one, acknowledge who God is. Ang sabi po sa verse 6, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Ang sabi po ni King Jehoshaphat, O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. In-acknowledge po ni King Jehoshaphat kung sino po ang Panginoon sa kanyang buhay. Praise God. King Jehoshaphat acknowledged the sovereignty of God. He acknowledged that God has the supreme power or authority over all things. Ganun din po tayo sa atin pong pananalangin. Let us acknowledge God, who God is in our lives. I-acknowledge po natin kung paano natin nakilala ang Panginoon at kung paano po siya nagpakilala sa iyo ng personal. Alam niyo po, kapag ka po kilala mo ang isang tao, na andun po na maibibigay mo yung iyong confidence sa taong iyon, kapag ka po kilala mo siya. So how can we pray with confidence if we don't know God? Pero dahil kilala po natin ang Panginoon, that's why it's very important po na tayo po ay lalo pa pong lumalim sa pagkakakilala po natin sa Panginoon. Alam niyo po, mas nagiging confident po tayo sa atin pong paglapit sa Panginoon kung kilala po natin siya personally. Hindi lang dahil narinig mo na ganito ang ginawa ng Lord sa isang tao. Hindi lang narinig mo sa isang kwento na ganito po ang Panginoon. But then, kapag alam mo kung sino ang Diyos, kung alam mo kung gaano po siya makapangyarihan, kung gaano po ang Diyos ay gumagawa ng himala, you will have that confidence to approach God. Amen po ba, mga kapatid? You can narrate in your prayer kung paano naghimala ang Panginoon sa buhay mo. Pwede mong inarrate in your prayer kung paano kumilos ang Panginoon sa mga panalangin mo noon. Praise God. Second po, a prayer with confidence must remembers what God has done. Doon po sa verse 7, mababasa po natin ang sabi po ni King Jehoshaphat sa kanyang panalangin, Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Sabi niya, O Diyos namin, hindi ba't itinaboy niyo ang mga nakatira sa lupain ito sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay niyo po sa kanila na mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan para maging kanila magpakailanman? Inalala po ni King Jehoshaphat kung paano po ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Yes, after we acknowledge God in our prayer, alalahanin po natin kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa atin po mga buhay. King Jehoshaphat remembered how God drove out the people of the land to give it to them as He promised Abraham. Nung panahon po na umalis na po sila sa Egypt at sila po ay bumalik na po sa Promised Land, nakita po natin kung paano sinamahan po ng Panginoon para po sila po ay magtagumpay. Napakalaking country na kanila pong sinakop. Kung hindi po sila sinamahan ng Panginoon, how can they fight this battle? Pero nakita po natin dito that King Jehoshaphat remembered how God helped them sa lahat po ng battle po nila ng mga panahon na yun.
Let us also remember what God has done in our past, in our lives. How we fight those battles na pinagdaanan po natin, mga kapatid. Naalala niyo po ba na may mga pagkakataon ng buhay niyo kahit wala pa po kayo dito sa DM pad na nanalangin po kayo at kung paano sinagot at tinugon ng Panginoon ang inyong mga panalangin? Kung paano natumugon po siya noon, ganun din po natutugon po siya sa panalangin po natin ngayon. Sabi nga sa mga nakaraan po nating aha, our God is the same yesterday, today, and forever. Kung paano na nangyari po ang war na ito sa panahon ni King Jehoshaphat at kung paano natumugon ang Panginoon sa kanilang panalangin, He is still the same God today, mga kapatid. Kung paano na narito po tayo sa ating pong 545 days ng gawain po ng DM Pad, we can say that God had answered our prayer in the past. Amen po. At kaya po nating alalahanin ang mga sitwasyon na yon ng buhay po natin. At masasabi po natin, truly, that God answers our prayer. Meron pa po kayo bang panalangin sa mga panahong ito na sa tingin nyo ay imposibleng katugunin ng Panginoon? Wala pong imposible sa ating pong Diyos. Praise God. Number three, mga kapatid, a prayer with confidence must claim what God has promised. Ang sabi po sa verses 8 to 9, they have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. Praise the Lord. King Jehoshaphat knew that God is a prayer answering God. Agree po ba kayo mga kapatid that our God is an answering God? He remembered the prayer of King Solomon in the dedication of the temple. He claimed God's promise that he will hear and deliver them. There are lots of promises of God in the Bible. Alam niyo po ba meron pong isang tao na nag-aral? Pinag-aralan niya po ang aklat o ang Bible. At it took him 1.5 years, isang taon at 6 na buwan, na pinag-aralan niya po ang Biblia. At nakita niya po na meron daw pong 8,810 promises of God. 8,810 promises of God. And of these 8,810 promises of God, 7,487 was being promised of God to mankind. Napakarami po, ano? Napakaraming mga pangako ng Panginoon na maaari po nating panghawakan. Dito po ay ipinapakita lamang po ng Panginoon na anuman po ang sitwasyon at anumang klase ng panalangin meron po tayo, pwede po nating panghawakan ang pangako ng Panginoon bilang katugunan po sa mga panalangin po natin. Therefore, let us be bold enough to claim those promise of God in our lives. I-claim po natin ang mga pangakong ito ng Panginoon. Praise God. Ang sabi po dito, God is faithful to fulfill His promises. Naniniwala po ba kayo na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako? He is watching His word to fulfill it. Ang sabi sa Jeremiah 1 verse 12, I am watching to see that my word is fulfilled. Nakatingin po ang Panginoon. Naaalala po ng Panginoon ang kanyang bawat pangako. So kung meron ka po kapatid pinanghahawakan ngayon na pangako ng Panginoon, panghawakan mo lamang yan dahil alam po nating tapat ang Diyos. Ang sabi niya, I am watching to see that my word is fulfilled. Hindi po hahayaan ng Panginoon ang kanyang salita ay hindi po matutupad sa atin pong mga buhay. Meron ka po bang mabigat na battle ngayon na pinagdadaanan? Ano ang pangako ng Panginoon na pwede mong panghawakan? Ano ang mga pangako niya na pwede mong idulog sa inyong panalangin at ipaalala ang sa Panginoon? Lord, ito ang pinangako mo sa akin. Ito ang promise mo, Panginoon. Alam kong tutuparin mo ang mga pangako. Praise the Lord. Sa atin pong number four, a prayer with confidence must humble to admit powerlessness. Let's always humble ourselves when we pray to God. Ang sabi po sa verse 12, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us.
We do not know what to do, but our eyes are on you. Ito po yung mga moment ng katulad ni King Jehoshaphat na wala na po siyang alam gawin. Yung kanilang ang kanilang army is so little compared to this vast army that is about to attack them. Pero alam niyo po ang sabi niya, in-acknowledge po niya that they are powerless. He humbled himself before God. Maging tayo din po mga kapatid, when we pray to the Lord, let us acknowledge. Naalala niyo po ba yung itinuro ni Brother Marlon nung nakaraan, yung blessed are those who are poor in spirit. Hindi po yung poor na kahirapan. Ibig sabihin po poor in spirit that you are truly reliant to God. Do yung wala ka ng lakas in your own, ina-acknowledge mo that you are too totally dependent to the Lord. Ito po ang ginawa ni King Jehoshaphat. Sabi niya, we don't know what to do, but our eyes are on you. Yung mga moment po na mga buhay po natin na hindi na po natin alam kung ano yung gagawin po natin. Maaaring meron kang desisyon na gusto mong gawin, kailangan mong gawin, pero hindi mo alam kung paano gagawin ito. Sabi po dito, let's have our eyes focus on the Lord. Amen po ba? Kapag tayo po ay nakafocus sa Panginoon sa ating pong mga panalangin, we will stop looking at our own strength. We will stop looking at our own capacity. Yung mga naiisip nating kaparaanan ay mawawala po dahil ang ating pong focus walang iba kundi sa kaparaanan ng Panginoon kung paano niya po tayo sasamahan sa ating pong mga battles. Sabi po dito, King Jehoshaphat humbly admitted their powerlessness against their armed enemy, but they trusted God. Let us always humble ourselves before the Lord. When King Jehoshaphat prayed, ano po yung naging response ng Panginoon sa kanya? Nung pagkatapos niya pong manalangin, pagkatapos po nilang nag-fasting, ano po ang naging tugon ng Panginoon sa kanyang panalangin? What is the response of God? Mababasa po natin yan sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Ang sabi po dito, he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you." Ito daw po, ito ang sinasabi ng Panginoon sa kanila at ito rin po ang tugon ng Panginoon sa atin po sa araw pong ito, mga kapatid. Ito ang salita po ng Panginoon. "Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's." Natatandaan niyo po ba ang atin pong team last month, no? Sa atin pong team last month ay ito po yung atin pong binabasa, ito po yung pinagbubulayan po natin nung nakaraang buwan, that for us not to be afraid, for us not to be discouraged, ang sabi po dito, for the battle is not yours, but God's. Praise the Lord. Ang sabi pa po dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 17, "You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow. The Lord will be with you." Napakasarap pong pagbulayan ng mga pangako ng Panginoon. Napakaganda po na sinasabi ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, "Go out to face them tomorrow." To face our tomorrow, ano po ang ini-expect natin mangyari sa atin pong kinabukasan, sa atin pong mga future? Pero ang pangako ng Panginoon, sabi po dito, "The Lord will be with you." Hindi po ba napakasarap ang kinin, ang pangakong ito ng Panginoon, na ang Panginoon sasamahan po tayo? Saan man po tayo pumunta, ano man po yung pinagdaraanan po natin, ang sabi po dyan, take up your position. Ano po ba yung position po natin? Ano ang position mo, kapatid, sa harapan ng Panginoon? Alam mo po ba ang position mo? Ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay anak ng Diyos. So let's take up our position. Let's stand firm. And titingnan po natin kung paano po tayo i-deliver ng Panginoon. Minsan iniisip po natin meron tayong sariling kaparaanan how to face our battles. But the Lord says in His words, "My ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts." Minsan iniisip natin na ito ang gagawin ng Panginoon. Minsan ini-expect natin na ito ang gagawin ng Lord. Pero hindi.
Hindi po dahil ang sabi ng Panginoon, mas mataas ang kanyang iniisip, ang kanyang kaparaanan, kesa sa kung paano po natin hinaharap yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Praise God. After this, what happens next? Ano po ang sumunod na nangyari? Kung titingnan po natin, doon po sa itutuloy natin yung ating pong pagbabasa sa 2 Chronicles chapter 20. Sabi po dito, alam niyo po, after they prayed, they start to sing and praise the Lord. Sabi po dito, as they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Imagine po ninyo ang kaparaanan ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, they did not fight this battle, but the Lord fight for them. They only sing and praise. Hindi pa po nila ginamit ang kanilang mga gear, ang kanilang mga weapon, but they only began to sing and praise. At nagkaroon po ng ambush doon po sa tatlong lugar na ito na they are about to invade Judah, and they were defeated. Sino po who fought their battle? Sino po, mga kapatid, ang nag-fight ng battle ni King Jehoshaphat? Basahin nga po natin ng sabay-sabay. They did not fight the battle. God did. Amen. Not only did God fight for their battles, God even gave them bonus of many valuables for the spoils of the enemy. Hindi lamang po, ang sumunod na nangyari po dito, hindi lamang po sinamahan ng Panginoon si King Jehoshaphat at ang kanyang buong lipi na labanan, yung mga taong ito na about to attack them. Ang sabi po dito sa 2 Chronicles 20 verse 25, so Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing and also article of value more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. Grabe po ang pagpapala ng Panginoon. After God has fought their battles, hindi lamang po yun ang ibinigay ng Panginoon. Nakita niyo po yung naka-underline po dyan. Sabi niya, there was so much plunder that it took 3 days to collect it. Napaka-inam po ng pagpapala ng Panginoon. Meron pa po silang take away. Yan, praise God. Parang tayo din po pag nakikinig ng salita ng Panginoon, meron po tayong mga take away. Praise God. So let's get excited to reap the harvest of our confident prayer to the Lord. Ngayon po ba, na-encourage ka ba, kapatid, na magkaroon ka ng confidence kapag ka nananalangin ka sa Panginoon? Kailangan kapag in-approach mo ang Panginoon sa panalangin mo, dapat nandun yung expectant heart na sasagutin ng Panginoon yung panalangin mo. We must exercise this confident prayer to the Lord. Kasi if sabi nga, kapag ka tayo nanalangin, pero nagdududa naman po tayo, parang yung panalangin po natin ay parang yung hampas daw po ng alon sa dagat na pag humampas ay babalik din. Ganon din po tayo kapag nagkaroon po tayo ng doubt sa atin pong panalangin. Parang kapag tayo po yung nagpipray at meron pong doubt, eh parang nandyan lang po sa bubong. O hindi po umabot doon sa trono ng Panginoon yung panalangin po natin dahil nagduda po tayo. But today, the Lord is teaching us. The Lord wants us to have confidence as we approach Him in prayer. Praise God. Alam niyo po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Amen po ba? Are we excited na ang katugunan po ng Panginoon, ang sabi po dyan, no eye has seen. Hindi pa daw po natin nakikita ang mga inihahanda ng Panginoon na tugon sa atin pong mga panalangin. No ear has heard. Kung nakapakinig ka na po noon ng mga kamangha-manghang mga patotoo kung paano tumugon ang Panginoon sa kanilang mga panalangin. Kapatid, let's claim it na hindi lamang po tayo mananatiling nakikinig sa mga patotoo ng iba. Let's expect that one day tayo din po ay ipapahayag po natin yung katugunan ng Panginoon sa atin pong mga panalangin. Ang sabi pa po dyan, no mind has imagined. Ano yung ini-imagine mo na katugunan ng Panginoon sa panalangin?
napakalaki na ba yung expectation mo, natutugon ang Panginoon sa panalangin mo. Pero ang sabi po dito, no mind has imagined. Hindi mo pa naiisip kung paano tutugon ang Panginoon sa panalangin mo. Amen po ba? Are we excited po? Are we more encouraged to pray with confidence to the Lord? Hindi na po na pag nag-approach po tayo sa Panginoon ngayon ay pag nanalangin po tayo ay basta na lang po tayo nagpe-pray. But today, ibahin po natin yung pananaw po natin in our prayer. Let's approach God with confidence na alam po natin tutugunin po tayo. Praise the Lord. And in our conclusion, praise God. Sabi po dito, God is our Heavenly Father. He is faithful in the past and He will continue to be faithful. And He will go with you in your battle. Praise God. Have faith. The battle is not yours, it's the Lord's. Ano po ba yung mga battle po natin, pinagdadaanan po natin? Personal testimony lamang po mga kapatid, as the Holy Spirit led us this morning. Alam po ninyo yung I have a battle na pinagdadaanan po ngayon. But I know that I will not face this battle in my own, but the Lord will be with me sa battle na ito. Alam niyo po yung aking bunsong anak, she was recently diagnosed with, actually September 5 lang po yun, namin nalaman, na na-diagnose po siya with mild autism. Siyempre as a mother, as a parent, nung nalaman ko po yun, sobrang siyempre po masakit, na masaktan ka. Pero parang, although hindi po ako nagtanong sa Panginoon kung bakit ganun, parang nag-iba na po yung pananaw ko every time na may nangyayari sa buhay. I know na hindi po hahayaan ng Panginoon ang mga bagay na ito na mangyari sa buhay po natin na walang dahilan, na walang purpose. Lahat po ng bagay na nangyayari po sa atin ay may kaparaanan ang Panginoon, may dahilan ang Panginoon. Lagi kong minemeditate yung salita ng Panginoon sa James chapter 1 verse 2 nang sabi niya, consider it pure joy when you face trials of many kind. Consider it pure joy ang salita po ng Panginoon. Dagdagan pa ng atin pong napag-aralan sa umagang ito, that our battles, it is not ours, kundi ang Panginoon will fight for us. Kaya alam ko mga kapatid, this morning, anuman po ang pinagdadaanan po ninyo, anumang sitwasyon ng buhay po natin, malaki man yan, maliit man yan, let's smile, no? Knowing that the Lord is in control of everything. Siya po ang may lalang ng langit at lupa. Napakaliit lamang po natin kumpara sa vastness of His creation. Pero kanino po niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak? Hindi po ba't para sa ating na kanyang mga nilikha? Ikumpara niyo po ang inyong sarili sa mundo. Dito pa lamang po sa Pilipinas. Eh, no? Napakarami po natin. Ilang milyon na po tayo ang populasyon ng Pilipinas ngayon. Pero imagine nyo po yon, that the Lord knows every battle that we have. The Lord knows every prayer that we utter. Naririnig niya ang bawat hinaing. May salita nga po ang Panginoon na ang bawat patak ng luha po natin, meron po siyang bakit na sinasalo ang bawat luha ng kanyang mga anak. Imagine mo when you come to God with confidence in your prayer, na naririnig at nakikita po ng Panginoon ang bawat panalangin. Kaya wag po tayong matakot. Sabi po kanina doon sa binasa po natin, don't be discouraged, don't be afraid. Ang sabi po dito, dahil sasamahan po tayo ng Panginoon. Sabi po doon sa kanina sa binasa natin, go out to face them tomorrow. Let's go out and move forward. No, let's move forward dahil alam po natin, sasamahan po tayo ng Panginoon. Praise God. Alam niyo po ang sabi dito sa Exodus 14 verse 14. Actually, ito po yung isa sa mga kauna-unahang verse na na-memorize ko po, ang Exodus 14 verse 14. Kasi maiksi lang siya. Maiksi lang siya. Ang sabi, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Praise God. Amen po ba? Let us stay calm because the Lord will fight for us. Ang sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 30, kung ituloy pa rin po natin yung kaninang pinagbubulayan natin salita ng Panginoon, and the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God had given him rest on every side. Praise the Lord.
The Lord will give us rest in our bodies. Praise God. Amen po ba? Bibigyan po tayo ng Panginoon ng kapayapaan, ng kapahingahan sa bawat pinagdadaanan po natin sa buhay. Agree po ba kayo, mga kapatid? Are you excited na makikita po natin kung paano tutugon ang Panginoon sa atin pong mga panalangin? Praise God. Amen. Praise the Lord. Yes, alam po natin na ang Panginoon ay patuloy na tutugon sa atin pong mga panalangin. Praise the Lord. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay darako na sa atin pong panghuling panalangin. I hope and I believe na meron po tayong natutunan sa umagang ito. I hope na meron po kayong mga take away, mga kapatid, this morning. Meron po ba kayong take away? Pwede po bang magsalita kahit isa sa inyo? Para alam kong nandyan pa po kayo at nakinig po kayo. Meron po bang gusto magsalita ng kanyang take away this morning? Yes po. Ako po. Sige po. Yes. God is faithful to fulfill His promises. God Amen. Is in control. Amen. Opo. The Lord will fight for us. Thank you po. Sino pa po? Ako po, Sister Training. Sige po, sis. Go ahead po. Sister Lita po. Yes po, Sis Lita. God is faithful. God is merciful. Amen. At lahat ng... Graceful. God is graceful. Yan ang sabi ni Brother Pete. Kasabi ko si Brother Pete. Amen. Katabi. Praise the Lord. Nakikinig si Brother Pete. Praise Apo. God. Katabi ko siya. Praise the Lord. Thank meron pa po ba? Isa na lang po bago tayo dumako sa ating closing prayer. God is our Savior. Amen. Praise God. Sister Lizzie po ba yun? Apo. Ay, praise the Lord. Apo. Thank you, sis. Ayan. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Praise God. Alam niyo po, meron pong isang kanta na ang title po ay Battle Belongs Then, kung ano ang title ng ating pong exhortation po this morning. Ang sabi po dun sa chorus ng song, "So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high, O God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night, O God, the battle belongs to you." Amen. Let's face our battle. Not with any word or sword, but let's fight in our knees. Ano po bang ginagawa natin if we fight on our knees? Ibig sabihin tayo po ay naninikluhod sa pananalangin sa Panginoon. Praise God. Tayo po ay manalangin. At itutuloy ko na po mga kapatid sa closing prayer. Amen po ba? Kayong mayroon kayong prayer request, pwede po kayong mag-chat para po mabasa po natin ang inyong mga prayer request this morning. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat sa mga salita mo na amin pong napagbulay-bulay. Mga salita mo na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Mga salita mo na patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan. Knowing, O God, that truly you are in control of everything. Knowing, O God, that our battles is not ours but yours. Alam mo po ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Alam mo po ang kalalagayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Napakasarap po at napakainam na sa umagang ito ay natutunan po namin to rely on you, O God, sapagkat hindi po kami nag-iisa para harapin ang mga battle na ito sa amin po mga buhay. Ang pangako mo, Panginoon, you will be with us, O God. And knowing, Lord, that you will be with us, we have the confidence to approach you whatever kind of prayer that we have, whatever situation that we have, Lord, we have the confidence to approach your throne of grace. Dahil alam po namin, O God, na ang Diyos na amin pong nilalapitan, ang Diyos na amin pong pinaglalagakan ng amin pong mga panalangin, ay Diyos na tumutugon at sumasagot sa panalangin ng bawat isa. Truly, O God, pabayaan po ninyong ideklara po namin this morning that you are our way maker, you are our miracle worker, you are our promise keeper, you are our light in the darkness, O God. Panginoon, marami pong salamat. Pabayaan po ninyo na maalala po namin ang katuroang ito sa bawat sitwasyon na amin pong pinagdadaanan, Panginoon, upang sa ganun, Lord,
our faith will continue to be strengthened at ang aming pong pagkakakilala sa inyo, Panginoon, ay lalo pa pong lumalim. Not only knowing you, O God, but to love you more and to serve you more, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na narito sa amin pong devotion room. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ano man po ang panalangin ng bawat isa, Panginoon. Kayo lamang po ang nakakaalam at nakakabatid ng mga panalangin ito. Sama-sama po namin idinudulog ang panalangin ng bawat isa, O God. Knowing, O Lord, you are not limited by any distance, nasaan man po ang aking mga kapatid, nasaan man silang lugar, Panginoon, sa mga oras pong ito. Patuloy po kayong kumilos, Panginoon. Patuloy niyo pong patunayan kung gaano po kayo makapangyarihan. Patuloy niyo pong ipakilala ang inyong sarili, Panginoon, sa inyo pong mga anak, na tunay nga pong kayo ang Diyos na tumutugon sa amin pong mga panalangin. Help us, O God, starting today forward, that we will have confidence to approach you, Lord, knowing, O God, that you hear us, you listen to us, O God, every time that we come to you in prayer. Panginoon, marami pong salamat. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong maghapong ito. Ano man po ang gagawin ng inyo pong mga anak, patuloy niyo pong samahan ang bawat isa. Saan man silang lugar ngayon, kung kailangan po nilang lumabas ng bahay, patuloy niyong samahan, Father, as we continue to apply the blood of Jesus to be upon each and every one of us, O God. We pray, Lord, na hindi po makapenetrate ang anumang gawa ng kaaway sa aming pong mga buhay, anumang espiritu, Panginoon, ng sakuna, ng disgrasya. Hindi po namin pinapahintulutan na lumapit sa amin, sa lahat po ng miyembro ng amin pong pamilya. Thank you, O God, because we know that you will keep us safe and sound for today and every day of our lives, O God. Ano man po, Panginoon, ang mga gagawin pong desisyon ng inyong mga anak sa araw na ito, give them wisdom. Pabayaan mo, Panginoon, na isaalang-alang po namin sa lahat po ng aming gagawin. This desire of our heart, O God, that to please you in everything that we do, O God. Sa lahat po ng gagawin po namin ay maparangalan at maitaas lamang ang pangalan ng aming Panginoong Jesus sa amin pong mga buhay. Panginoon, marami pong salamat. Pabayaan po ninyong muli. Bukas ay magsama-sama po kami dito sa gawain po ng DM Pod. More and more excitement, Lord, ang ilagay niyo po sa amin pong puso habang kami po ay patuloy na sama-samang nag-aaral ng inyong salita. Sama-samang lumago, Panginoon, sa amin pong pananampalataya. Maraming pong salamat, Panginoon. Pabayaan po ninyo na sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay minsan pa, ideklara po namin sa amin pong kalagitnaan, may the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us until you return, O God. I pray, Lord, na patuloy niyo pong madatnan ang bawat isa po sa amin dito po sa gawain ng DM Pod na tapat, maalab, na naglilingkod sa inyo, Panginoon. We claim and we declare na walang sino man dito sa DM Pod, kasama po ang aming buong sambahayan na maiiwan sa inyo pong pagbabalik. Madadatnan niyo po kami, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa inyo. Marami pong salamat. We give you the highest glory, honor, praises, and thanksgiving sapagkat ikaw lamang ang Diyos na karapat dapat tumanggap ng lahat ng ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God bless po. God bless. 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 God